And knock on the doors of IATF. Yes, we are having a hard time convincing them, I admit. And we're hoping that we can all work together para ma-resume na ito. We may not be that big industry compared to hotel, compared to tourism and everything, but still, kasama po kami sa industriya, sa ekonomiya ng Pilipinas sa tumatakbo at nasasaktan na po ang karamihan nito. Sperado na po ang mga nagbe-breed sa, dito sa larangan ng sabog. Binibentahan na lang ako ng manok ngayon kahit tag 2,000 isang manok na it used to be 5 to 6,000, 2,000 para lang ma-dispose. Hindi ko pa kaya. Sinabi ako po na magharap na lang kayo ng iba, pipili ako, bayaran ko ng insakto. Marami sa kanila, you know, they live on inside the cockpit, di ba? Nagtatari sila. GAB 16,000. Although yung 8 na nahuli sa Batangas, tinanggalan na natin ang lisensya kasi nga tupada yan, nahuli sila. So, wala na silang lisensya. Meron pa yung mga sentensyador, yung mga manggagamot, pati yung nag-asikaso ng mga patay na manok. Ang dami niyan eh. We're thinking of the whole picture, yung total industry. Kaya talagang livelihood ito to more than 1 million people, as I know. As of now, there are about 30,000 na registered breeders. No? 6,000-7,000 yung digmaan, 7,000-8,000 yung 9,000 yung figba, 12,000-14,000-15,000 yung WPC. E di, yun pa lang 30,000. Ano pa kaya yung backyard breeders? Sabi mo nang 5 nagtatrabaho dyan, kada farm. E di, ilan na yun, di ba? 150,000 na kaagad yun. Yun pa lang yung nasa farm na trabaho. So, medyo mahirap pagka mahintuin.